Kaugnay naman ang pagdeklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Makakapanayam natin si Senate President Franklin Drilon. Magandang umaga, Senate President Drilon. Howie, good morning. Magandang umaga po. Yeah. Senator, ang inaasahan niyo ba mas close yung magiging desisyon? Did anyone expect it to be halos unanimous? Sa amin po, okay yan at we welcome the decision. Dahil lang po isang buwan ng nakaraan, Howie, sinabi ng Senado na ang mga senador hindi na po gagamitin ang kanilang 2013 na PDAF at ibinibigay na sa Calamity Fund ng Pangulo para gamitin po. At sa 2014, lahat po, 15 senador, ang aming sinabi, binubura na namin yung PDAF dun sa budget. Kaya sa amin po, academic yung decision dahil lang sa bago man lumabas ang decision, ay amin ang pinagpasyahan na hindi na namin gagamitin ang PDAF sa kasalukuyan at sa 2014 budget. Ngayon, ang importante, Howie, na itong perang na hindi magamit sa PDAF ay dapat maggamitin natin sa Calamity Fund at handa kami sa Senadong magpasa ng isang supplemental budget na 14.5 billion na para gamitin po sa rehabilitation noong Leyte at ibang probinsya. Karagdagdag pa po dyan, sa susunod na taon, ilalagyan po namin ng rehabilitation fund ang 2014 budget to the tune of about 20 billion para po makatulong sa ating mga kababayan sa napinsala sa Lindol, sa Yolanda, at ibang sakuna sa Visayas at Mindanao. So, Senator, sinabi niyo, 14.5 billion pesos, yun ba yung natitirang PDAF sa ngayon? Tama po yan, both from the House and the Senate, mga 14.5 ang hindi na gamit at sabi ng Court Suprema, hindi na pwedeng gamitin bilang PDAF, kaya kailangan natin ang supplemental budget para po magamit ito as calamity fund at kailangan maipasa kagad dahil pagkatapos po nitong taong ito ay hindi na pwedeng gamitin yung pera calamity funds. So, Senator, hindi ba kayo at saka yung mga colleagues ninyo, hindi ba kayo nanghihinayang doon sa nawalang pork barrel funds? Dahil alam naman natin, meron naman na mabubuting proyekto yung mga ibang kongresista at saka senador, yung halimbawa, mga scholars nyo. At saka siguro naman, yung ibang pork barrel funds, kung hindi na-deklarang unconstitutional, mapupunta rin naman doon sa assistance ng mga biktima ng Yolanda, di ba? Pero tanggap na natin yan na ganun ang desisyon ng Court Suprema dahil yun po ang hinihiling ng taong bayan. Dalawang desisyon mga nakaraang taon ang sinasabi walang diferensya ang PDAF at konstitusyonal. Ang problema lang kasi, Howie, yung paggamit ng pundo, yan po na influence siguro ang desisyon ng Court Suprema dahilan po sa mga balita na at mga kaso kung saan nasangkot yung ilang senador at kongresista dito po sa hindi tamang paggamit ng PDAF. Kaya yun po ay ang importante na ang transparency at accountability, yun pong use ng PDAF principally to my mind influence the decision of the Supreme Court. So, Senator, kaugnay nga niyan, may epekto ba itong decision na ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pork barrel scam? Lalo't may ilang mamabatas na nadadawit dito? Sa amin, wala pong epekto yan. Dahil I think the committee is prepared to recommend legislation to remedy the situation. Ngunit ngayon, it has become academic dahil sa unconstitutional nga yung PDAF. Tingnan natin what other policies ang ating pwedeng ipairal para lalo pong mahigpitan itong paggamit ng pundo ng pamahalaan. At ang importante dito, Howie, na maparusahan yung mga nagkasala, yung hindi tama ang paggamit ng PDAF, yun po ay dapat sa sistema ng ating hustisya ay sila po yung maparusahan.
kung may ebidensya. Yeah, Senator, may mga ilang nagulat na all this time pala, unconstitutional, like itong mga pork barrel funds, no matter what the name, ano? Hindi ba to na-challenge dati? Dati po, hindi po tama yan na nagulat na unconstitutional. Dahilan sa dalawang beses dati ang desisyon ng Korte Suprema, sabi nila, legal ang CDF. Kaya siguro dahilan sa over years, dahilan sa abuso na nakita ng Korte Suprema, nagiging yun ang desisyon nila. Ngunit, dati po, sabi ng Korte Suprema, walang illegal na sa CDF. Ang ganun po man, Howie, ang importante po, yung tama na paggamit ng pundo ng pamahalaan. Konstitusyonal man o hindi, that's beside the point. Ang importante, tama ba ang paggamit at dapat parusahan yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Okay, maraming salamat, Senate President Franklin Drilon.